So magandang araw sa bawat isa sa atin. So tayo ngayon ay mag-aaral ng salita ng Diyos. So ngayon sa oras na ito, bakit ba inaalaw ng Diyos yung mga problema, yung mga sitwasyon na hindi natin inaasahan, yung mga pangyayari na naluwas sa ating kagustuhan? O kung ikaw ay may mga karamdaman na hindi mo nais na mangyari, bakit nangyayari sa iyo yan? O kung ikaw man ay nagkakaroon ng financial crisis or anything sa buhay natin na talagang taliwas sa mga nangyayari sa kagustuhan natin. So bakit ba inaalaw ng Diyos yung mga bagay na yan sa ating buhay? Even you are Christian or not Christian, basta as long you are human, you are not exempted for this kind or any situation na iaalaw ng Diyos sa buhay natin. Okay? There's two reasons why God allowed such thing sa buhay natin na inaalaw niya yung mga sufferings, challenges, persecution, or even to the point na tayo ay magkaroon ng tinatawag nating anxiety. Okay, nagtatanong tayo, nababalisan na tayo sa mga bagay-bagay sa buhay natin because there's a lot of situation or problems in life na nangyayari sa ating buhay. Okay, so ang una, kung bakit yan nangyayari sa buhay natin, bakit ba nangyayari yung mga bagay na yan, is because God allows those situation for you to be tested and for you na ikaw ay makita ng Diyos yung loyalty mo, yung faithfulness mo, yung faith mo, and even your love to Him. So yun, tinetest ni Lord yung mga katangian na yun sa buhay mo. Kung ikaw ba'y mananatiling tapat sa kabila na may mga problema ka, ikaw ba'y mananatiling matatag sa kabila na may karamdaman ka, ikaw ba'y mananatiling may pananampalataya sa Diyos sa kabila ng mga imposible mga bagay sa buhay natin na nangyayari sa ating mga buhay. So lahat yan inaalaw ng Diyos for you to be tested kung hanggang saan yung pananampalataya mo sa Kanya at yung loyalty mo sa Diyos ay tinetest ng Diyos yan sa oras na ikaw ay dumadaan sa mga hard times ng buhay. So kapag ikaw sa kabila ng yon, doon pala sa kalagitnaan ng mga moment na yon sa buhay natin, sumuko ka. Ibig sabihin, hindi ka pa ganun dumidevelop sa iyo yung pagmamahal at loyalty mo sa Diyos, yung katapatan mo sa Kanya. Na kahit nahihirapan ka, ay nagpapatuloy ka pa rin sa Diyos. Amen? So, yun yung unang dahilan kung bakit inaalaw ng Diyos yun. So, bakit niya inaalaw yung mga ganong sitwasyon sa buhay natin for you to be tested, okay? Kung hanggang saan yung pananampalataya at ang loyalty mo sa Diyos. Then, secondly, kung bakit niya inaalaw ng Diyos is because yung mga bagay na nangyayari sa buhay natin, maaaring yan ay consequence ng mga bagay na ating nagawang pagkakasala sa Kanya. Sabi ng Bible, ang lahat ng mga bagay na ating ginawa, kasalanan man yan, anuman yung mga bagay na ginawa mo, kabutihan, kasalanan, ay may kabayaran. Kaya nga kung ano ang iyong tinanim, yun ang iyong aanihin. Kapag ikaw ay nagtanim ng kasalanan, aani ka ng mga parusa ayon sa iyong kasalanan. Okay? So, kaya nangyayari din minsan ang mga sitwasyon sa buhay natin dahil nga may nagagawa tayong mga kasalanan. Okay? Nataliwas sa mga bagay na kagustuhan ng Diyos sa buhay natin. Kaya nga dapat lagi nating isipin palagi na huwag tayong mag-focus sa unang bansa. Na kung saan, kaya ako nagkakaranas ng ganito kasi nga tinitest lang ni Lord yung faith ko, tinitest lang ni Lord yung patience ko, tinitest lang ni Lord yung loyalty ko. No, lagi mo rin tingnan yung pangalawa. Baka kung bakit nangyayari yan, eh dahil baka meron nangyayari at nagagawa ka sa iyong buhay na ayaw at di gusto ng Diyos na gawin mo. So, always remember, okay, na anuman yung nangyayari sa buhay natin, there is always a reason why it will happen. Okay? There is always a reason kung bakit nangyayari sa buhay mo. Maari kung bakit nangyari yan dahil gusto ng Diyos alisin yung kayabangan mo, yung pagmamataas mo, yung pagtitiwala mo sa sarili mo, na kung doon ka magsisink in doon sa mga bagay na yun, okay, rather than sa Diyos, mahihirapan ka. At talagang iaalo ng Diyos yung mga ganun sitwasyon para makita mo na yung mga bagay na kinakapitan mo, tao, kayamanan, pag-aaral, anuman sa buhay na meron dito sa mundo,
ay wala yung maipupulong once na dumating yung dagok ng buhay. At lalong ay gisalang ang kapatayan. Amen? So tignan mo palagi kung ito ba ay tested ng loyalty, faith, and patient luck sa Diyos, o kung ito ba ay consequence ng mga bagay na ginawa mo na ayaw ng Diyos sa buhay mo. So mag-isip ka kapatid, na sa'yo ang desisyon at kung ikaw ay nakakagawa ng mga bagay na hindi gusto ng Diyos. Okay? So ikaw nakakaalam yan, hindi ko alam po ang sitwasyon mo, but I pray na ma-overcome at makita mo kung nasaan stage ka na ba ng pagsunod mo sa Diyos. God bless.